Nagluto nga pala si Daddy Jess ng crispy pata kagabi, mga mare. Kasama nga itong bawang at sibuyas sa mga sangkap sa pagpapakulo nitong pata. Sa pagluluto nga ng crispy pata, mga mare, ay talagang bihasa at sanina talaga si Daddy Jess dito. At naging negosyo nga namin ito noon. Hinto nga lang kami sa pagbebenta dahil grabe naman kasi talaga yung tinaas ng mga karneng baboy ngayon. Mabalik nga tayo dito, mga mare, tatakpan na nga itong pata hanggang sa kumulo. At nung kumulo na nga, mga mare, bali hininaan na nga ni Daddy Jess yung apoy. Tapos ilalagay na nga yung mga iba pang sangkap. At ito nga yung mga pamintang buo, pork cubes at tsaka yung ginisa mix. Tapos inilagay na nga rin ni Daddy Jess yung asin. At papakuluin nga lang ito, mga mare, sa mahinang apoy sa loob ng isang oras. Fast forward, pagkalipas nga ng isang oras, i-air dry nga lang ni Daddy Jess itong pata. O, diba ang syala ng pang air dry namin. Painit na nga rin pala si Daddy Jess ng kawali, mga mare. At nang umuusok na nga itong kawali, inilagay na nga ni Daddy Jess yung 1 litrong mantika. At sa pagluluto talaga ng crispy pata, mga mare, eh, kailangan talaga ng maraming mantika. Medyo magastos nga sa panahon ngayon kapag magluluto ka talaga ng crispy pata. Hanggang sa ngayon nga, mga mare, eh, talagang may naghahanap ng crispy pata namin. Yun nga lang, isa mahal talaga ng bilihin. At hindi talaga namin kayang mag-offer ng mahal na presyo, lalo na pagdating sa pagkain. Tapos ganito nga pala yung ginagawa ni Daddy Jess, mga mare, ilulubog niya nga lang itong popsicle o kaya stick. At kapag nagbubbles o kumulo nga ito, mga mare, eh pwedeng-pwede na ngang ilagay itong pata. Pagbili nga pala ng karneng baboy, mga mare, ang bibilhin nyo ay yung pata front. Di hamak kasi na malambot yung karne nito, mga mare, kesa doon sa pata back. At ito nga pala yung isa sa sikreto ni Daddy Jess sa paggawa ng crispy pata, mga mare. Winiwisik kanya pala ito ng tubig para lalong lumutong yung balat. At sa bawat tilansik nga ng mantika, mga mare, eh talagang kinakabahan na ang kumari nyo. At bubisbuhay na nga itong cellphone ko, mga mare. Sa susunod nga din, mga mare, i-share din namin sa inyo kung paano kami gumagawa ng chicharon. Nahinto lang din kami sa paggawa at pagbebenta ng chicharon, mga mare. Bukod nga sa taas ng bilihin, eh talagang nabisi kasi si Daddy Jess. Siya lang kasi yung tanging nag-aasikaso sa pinapagawa naming maliit na bahay. At sa lahat nga ng racket namin sa buhay, mga mare, eh talagang siya lang din yung nag-aasikaso. At bukod nga dyan, mga mare, eh talagang siya lang yung nakakaisip ng mga hanap buhay namin. At pagdating talaga sa pagnenegosyo, mga mare, eh talagang wala akong masabi sa Daddy Jess namin. At dahil Sabado nights nga ito, mga mare, ito talaga yung araw ng pagbabanding namin. O tara, tagay tayo. Papakita pa nga sa inyo ni Daddy Jess kung gaano kalambot itong crispy pata na niluto niya. Bali malambot nga yung laman nito, mga mare, pero yung balat ay crispy talaga. At eto nga pala yung binabalik-balikan ng mga customers namin noon. Sana ay napatakam namin kayo sa video namin ngayong araw. We're now accepting orders and reservations. Char!